As gaya na ipangako namin kanina, dahil Thursday po ngayon, makakasama namin Binibini, Angelica, Ellazar. Hi, Ange! Hi din po. Ayan. Last week, nakaraang linggo, talaga tinatagalog ko, pinifilipino ko daw, pinapag-usapan natin yung pag-re-re-spelling ng mga salita. Okay. Para kasing nakikita ko na merong mga sulirani na pwede tayong kaharapin doon sa pag-re-re-spell ng mga salitang banyaga papunta sa Filipino. Tama ba yung pakiwari ko? Tama po. At isa pa doon, binanggit po natin kung kailan hindi dapat mag-re-spelling. Mm-hmm. At ito nga kapag nakakatawangan nyo o higit na mas mahirap basahin kapag nasa isinalin o nire-spell. Kaya po isa sa tuntunin na ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ang tuntunin sa pag-re-spell kung saan Espanyol muna bago Ingles. Ibig sabihin po, sa Espanyol muna tayo titingin bago po sa Ingles. Ah, so may ganun pala tayong tuntunin sa pag-re-spell. Paano yun? Paano natin isa sa alang-alang yung ganung klaseng tuntunin? Kailangan po kasi nating iminumungkahi po na kailangan magkaroon tayo ng pagtitimpi sa lubusang o lubhang pagsandig sa Ingles. Sa halip ay maaari po nating unang piliin ang singkahulugang salita sa Espanyol dahil higit pong umaalinsunod ang wikang Espanyol sa mga bigkas at baybay natin sa Filipino kaysa po sa Ingles. Dahil sila nga po ang unang sumakop sa atin. Kung sa gayon ay yung mga salita po sa Espanyol ay higit tayong nagkakaroon ng dikit sa pagbabaybay at pagsasalita mas po. Mas nare-relate natin, mas malapit siya. Bigyan lang natin sila ng mga ilang halimbawa ng mga salitang sinasabi natin na maaari natin kaharapin at yung dapat natin gawin. Halimbawa po yung salitang estandardisasyon. Isa po sa tinalakay natin noong mga nakaraan pa ay pag ES, Espanyol. At pag IS, ito naman ay Ingles. Pero po makikita po natin na ang tamang baybay ng estandardisasyon ay estandardisasyon. Mm-hmm. Dahil ito po ay mula mismo doon po sa Espanyol na estandardisasyon. Mm-hmm. At yung standardization na Ingles, hindi po natin yung ginagamit. Ang ginagamit po natin yung ES dahil una po muna ang Espanyol. So alam na natin yan. Kailangan una, since meron tayong tuntunin na Espanyol muna bago Ingles, ang gagamitin natin dapat ay estandardisasyon. Ano pa yung iba? Sunod naman po ay yung salitang bagahe. Mm-hmm. Sa Espanyol po kasi ay bagahe, samantalang sa Ingles ay baggage. Mm-hmm. No, kapag nire-spell po natin yung baggage, magiging baggage. Baggage. Opo. Mm-hmm. Kaya po ang tuntunin natin ay Espanyol muna, kaya po mananatiling bagahe. Pero nire-spell po natin, gumamit po tayo ng H. Mm-hmm. Isa pa po ay ang virtud, mula po sa virtud ng Espanyol at mula po sa virtue ng English. Sinusunod po natin o inuuna po nating piliin ang virtud na pinalitan po natin ng B, ang V, mm-hmm, bilang re-spelling po. Ano pa? Meron pa ba tayong mga ibang mga salita? Meron pa ba tayong pwede ibigay ng mga halimbawa? Iba pa pong halimbawa ay ang salitang isla. Ito po, nararapat pong gamitin natin ay isla sa halip na island. Mm-mm. Pag nire-spell po natin yung island ng Ingles, kinakailangan po nating sundin yung Espanyol. At ito po pong isa, medyo dito tayo nagkakaroon ng pagkakamali doon sa salitang imahen ng Espanyol na I-M-A-G-E-N. Mm-hmm. At meron pong image ang Ingles. Mm-hmm. Ang sinusunod po natin ay yung imahen. Ganun po natin yung i-re-spell. May letter N. Meron imahen. Pong letter N. Mm-mm. So hindi siya image. Hindi ganun. Hindi rin po image. Isa pa po ay ang sofistikado ng Espanyol. Kinakailangan po ay sofistikado ang gamitin natin sa halip na sophisticated. Gayun din po sa graduation, sa halip na graduation ng English. So, hindi dapat graduation ang ginagamit. Graduation pala dapat. Ayun. Dahil, sinasabi nga po natin, Espanyol muna bago English. Pero sa pagsasalin na ginagawa po natin o sa pag-re-spell na ginagawa natin, meron po tayong tinatawag na salitang siyokoy. Siyokoy? Opo. Hindi ito yung karaniwang alam natin ng mga siyokoy. Ano yung salitang siyokoy? Ito pong salitang siyokoy na tinatawag natin ay binuo ng pambansang alagad ng sining Virgilio S. Almario. Ito ay binuo niya, itong terminolohiyang ito ay ginamit niya upang ilarawan itong mga salitang hindi Espanyol at hindi rin po Ingles. Dahil po sa kaunting kaalaman ng mga tao, ng mga Pilipino kaugnay sa paggamit ng mga salita, pag-re-spell ng salita, na paghahalo-halo po nila. At ang masama pa ay hindi na nga Espanyol, hindi pa Ingles. Mm-hmm. Ito po yung tinatalakay natin sa salitang siyokoy. At isa na nga po rito ang malimit at madalas nating marinig ay ang salitang aspeto. Aspeto. Sa English, parang aspect. Paano ba siya dapat gamitin?
Sa Espanyol po, aspecto na letter C. Mm-hmm. Sa English po, tama po kayo, no? Aspect. Mm-hmm. Pero po, naririnig po natin sa atin minsan yung salitang aspeto. Wala pong salitang aspeto. Ang nararapat po natin gamitin ay aspecto. May letter K. May letter K. Aspecto. So, hindi dapat ginagamit yung salitang aspeto, kundi aspecto. Okay. Kasi kung susuriin po natin yung salita, ano, yung Espanyol, aspecto. Mm-hmm. Yung English ay aspect. Mm-hmm. Samantalang kapag naririnig natin, aspeto. Mm-hmm. Kaya po tinawag ng salitang shokay ang mga ito dahil hindi na nga English, hindi pa po Espanyol. Mm-hmm. Isa pa po sa naririnig natin kalimitan ay ang salitang imahe. Mm-hmm. Ano? Pag naririnig pa tayo ang imahe niya, no, ang imahe nito, wala pong salitang imahe. Tulad po na nabanggit natin kanina, mm-hmm, ano, yung image po sa English. Pero po sa Kastila, ito po ay imahen. Kung kaya't po kinakailangan, mali po ang imahe at kinakailangan may letter N. Tulad po na sinabi nyo, imahen. Pero iba yon, hindi siya katulad ng salitang imagine. Sa English, apo, iba pa yon. So, image to, kapag nire-spell natin, imahen. Okay. Tama po. So, mali po yung imahe. Dapat po ay imahen. Isa po yung salitang kontemporanyo. No? O, sa Espanyol po, kontemporanyo. Pero po sa atin, ginagawa mo natin kontemporaryo. Yun yung karimitan natin nagagamit. Mali po yung kontemporaryo. Ibig sabihin mo ito, yung kapanahunan, ano, mm-hmm, kasing kasabay. Sa kailangan po natin gamitin yung kontemporanyo sa halip po na kontemporaryo. Kasi po sa English naman, contemporary. Mm-hmm. No? Well, hindi na nga po siya Espanyol, hindi pa po English. Mm-hmm. At ito po pong isang salita natin ay yung salitang endorso. Malimit nating naririnig, halimbawa ay inendorso niya si ganito, mm-hmm, kay ganyan. Mm-hmm. No? Ang endorso po sa English ay endorse. Mm-hmm. Tama po? Sa Espanyol po ay endoso. Ang tama pong gamit o re-spell ng salitang ito ay endoso. Wala po tayong salitang endorso o endorso. Dapat endoso. Dapat po endoso. Sa susunod, ini-endoso namin si ganyan. Tama po. O ang ganito. Ayun, ako, alam na namin yan. Ano po ba? Meron pa ba tayo dapat matandaan? Tandaan lang po natin na dapat ano, ipinapayo po ang pagkonsulta sa mga mapagkakatiwala ang diksyonaryong Espanyol bago po natin isalin sa Espanyol. Kalimitan po kasi ang idinadahilan sa mga ganitong usapin, paano kung hindi ko alam ang salitang Espanyol. Meron po tayong mga mapagkakatiwala ang diksyonaryong Espanyol, gayon din po mamalaya po tayong makapagbasa ng mga ortografiyang pambansa ng Komisyon sa Wikang Filipino upang mas maging maalam po tayo dun sa tamang pagre-re-spell ng mga salita. O kaya naman po, ano, wag po tayong mahiyang gamitin yung mga uhiramin ang mga terminong Ingles. Mm-hmm. Maaari naman po natin gamitin yung aspect, yung image, contemporary, endorse, ano, kung hindi po natin kayang i-re-spell. Dahil sabi nga po natin, walang wikang dalisay, ang lahat ng wika ay nangihiram upang patuloy na mabuhay at hindi mamatay ang wika natin. Gayun din po, kung hindi po natin gustong hiramin ang wikang Ingles, maaari naman din po natin gamitin yung mga katapat na salita sa Filipino. Filipino mismo. Mm-hmm. Halimbawa po, ano, mukha, larawan, salip na kontemporanyo, kapanahon, ano, pinili, pinagtibay. Yan po yung mga dapat nating tandaan. At isa pa po, ano, bago tayo magtapos sa umagang ito, meron po tayong isang salitang tinuturing na shokoy, sabi nga po ni Virgilio S. Almario. Ito po yung salitang malimit nating naririnig yung level. Mm-mm, lalo na itong mga panahon to, di ba? Umuulan, nagbabaha, naririnig natin lagi ano na yung level ng tubig. Mali yun? Mali po. Ano, wala po tayong salitang level. Mm-hmm. Ang level po, ano, siguro ito 'yung sinasabi nilang level. Mm-hmm. Ano, yung level po ay nagmula sa Espanyol na salitang nivel. No, yung nivel po na isinalin po natin o na-spell po natin sa Filipino na naging nivel, matagal na po itong hiniram o ginamit ng mga karpintero. Ano? Ito po yung tinatawag nilang nivel. Kung kaya po sa ating ngayon, mas inihikayat po tayong gamitin na lamang po yung malumay na paraan ng pagbigkas ng level sa halip na level. So, dahil wala level pong salitang talaga. Level. Opo. At sa halip po na gamitin natin yung level, tulad po ng sinabi natin kanina, maaari po nating tapatan ito ng salita sa Filipino. Pino na antas. Opo. Yun yung ano, parang grade level, antas. Yun na yun. Ako, marami na naman kaming natutunan. Siyempre ako eh, personally, na-amaze na naman ako. Napakaganda talagang pag-aralan ng wikang Filipino. Salamat, Dinidining Ash. Maraming salamat. Ayan, hanggang sa susunod na Huwebes. Sana makasama ko ulit namin. Ako, marami pa tayong pag-uusapan. Meron po mga pagbati sa pagbabalik lamang po ng Taumbahay. Bahay.